Ito yung nahook natin dati. Pinakaunang umuwi dito yung ano. What's up mga kalapatids and welcome back to my YouTube channel. And today, bali sinabi ko sa inyo last time, last video natin na gagawin na lang natin old birds itong mga ibon natin dito, yung lima. So bali lima pa rin yun nandito. So bali apat lang dito yung pwede nating erase. At nabanggit ko sa inyo last time, i-old birds ko na lang sila. Pero napag-isip-isip ko na siguro mainam kung subukan natin, try pa rin natin sila ilaban. Kasi this week meron kaming 220 miles race. Iloload ko sila doon. Kapag nakauwi silang apat or kahit ilan dito ang nakauwi, idudulo ko na sila. So bali 390 miles yung pinaka huling race dito sa amin. So bali hindi ko sila natutos for 2 weeks or 3 weeks na yata na log fly lang. Pero ang ginagawa ko, dalawang beses tayo naglo-log fly everyday. So umaga tsaka sa hapon, tanghali. Ayan, so tingnan natin kung kaya nila mga kalapatids. Today, iluload ko sila sa training, truck training. Ito yung first truck training nila since noong Delano, nung ano, 150 miles 3 weeks ago. So ayan, bali 100 miles. Tingnan natin kung bukas makaka-uwi sila. Tapos pag naka-uwi sila na maayos bukas, iluload ko sila sa Sabado, 220 miles. So ayan mga kalapatids, ayos naman yung dumi nila. So ayan mga kalapatids, so i-babox ko na itong apat na to. Kita-kitsa na tayo din sa truck. So ayan. So bali ito, kulang siya ng pang-sampo. Ayan o, ito, patubo pa lang. Nakikita niyo ba? Pero okay lang. Tingnan natin kung kaya niya. Ito naman, kulang ng pang 7. Ito yung nahook natin dati. Nag-iba yung kulay niyo. Dati ano eh. Blue bar na parang dark. Ngayon, blue bar na yung kulay niya. Ayan. Training, sa tingin ko naman kaya makauwi yun, 100 miles. Pero ang pinoproblema ko sa race, sa 220 miles nga this week. Ito magandang katawan. Magandang katawan niya, magaan siya. Kumpara doon sa dalawang blue bar. Ito rin, bawas din yung huling-huli. Hopefully sa 390 miles, mahaba na to. So, hanggang dito na para kompleto na yung pakpak niya. 2, 4, 6, 8, 9, 10 yan. Ang ganda ng katawan nito, magaan. Pero tingnan natin kung makakaya. Kasi ang low lang. Yan yung apat natin. Okay, sara ko na itong trapdoor natin. So, tingnan natin kung makakaya. Kung ito makauwi sa race, masaya na ako. So, ayun mga kalapatids, kararating ko lang dito sa location kung saan nag-load kami ng mga ibon para sa truck training. So, ayan, nakikita nyo, madilim na. Pero, same time lang ito nung mga nakaraan nung naglo-load tayo ng mga ibon, same time lang, kaso ngayon medyo madilim na talaga dito sa amin. So time check, 6:22 ng gabi. So ayan, pero madilim na dito. Last week or 2 weeks ago, maliwanag pa kahit 6:22 na ng gabi. So ayan yung mga ibon natin. Tingin ko naman kaya nila umuwi ng 100 miles kasi ilang beses na rin sila na truck training before. Basta hindi lang sila maaksidente. Ang problema lang kasi hindi pa ako nakapag truck training for 2 weeks or almost 3 weeks na yata. So ayan, tingnan natin kung nakakondisyon sila. Pupunta tayo sa post office. Mag-pick up tayo ng mga ibon. Nagaling kay Kuya Jerwin Reyes. So shout out kay Kuya Jerwin. Bali si Kuya Jerwin, ano talaga siya,
kumakarera talaga siya since 2011 yata. So, veterano na siya. So, ayan, binigyan niya ako ng dalawang or apat na ibon. So, bali, nakakatuwa kasi plano ko bumili ng ibon sa kanya. Gusto ko lang sana yung kahit na finishers lang. So, bibili sana ako ng kalapat kay Kuya Jerwin. Kahit finishers lang. Pero, sabi niya sa akin, bibigyan niya na lang daw ako libre. So, babayaran ko lang yung shipping. So, ayun. At nasurpresa din ako dahil yung ibon na binigay niya sa akin ay first place at saka second place sa 330 miles. At ayun, papakita ko na lang dito sa screen yung ano, natapos ng ibon. So, nakakatuwa dahil hindi ko akalain na first at saka second place pa yung ibibigay niya sa akin. Akala ko, ang ina-expect ko lang naman na bilhin sa kanya ay yung mga finishers niya lang. Pero ayun. So tuwang-tuwa ako mga kalapatids. Bali, apat yun. On the way na ako. Papakita ko sa inyo yung mga ibon mamaya pag uwi ko sa bahay. Okay? Oh, nakaka-bad trip. So tinawagin nila ako kanina. Sabi nila, tinanong ako kung gusto kong pick-upin yung ibon or i-deliver sa bahay. Sabi ko, pick-upin ko na lang. Ngayon sinabi na dineliver na raw. So ngayon maghihintay ako sa bahay. Nakaka-bad trip mga kalapatids. Ayun mga kalapatids, so bali time check 12:31 na ng hapon. Tanghali. Ayan. Kulang tayo ng isa. Yung grizzle natin. Hindi naka-uwi. So, ang bilis nila umuwi today. Bali, ano lang, less than 2 hours. Naka-uwi sila. So, napakaganda ng uwi nila. Pero ang problema, kulang tayo ng isa. Baka na-hook sa daan. Ewan. Hindi ko alam kung ano nangyari dun. So, anyway, nagpapakain ako ngayon. Iwan ko na lang itong bukas. Hopefully, nagpahinga lang kung saan or ano. Sa tingin ko, na-hook yun or nahabol siguro ng hook. Nagtago lang sana. So, ayan. Pero ang bilis, pinakaunang umuwi dito yung ano eh. Yan ah. So, bilis. Papakita ko na sa inyo yung video sa and camera because hindi na ako nakapaghintay sa kanila mga kalapatids. So, ayan mga kalapatids. Nandito na yung ano natin. Mga ibon. So, dinilibor nga nila. So, yan box ko na mga kalapatids. Papakita ko sa inyo isa-isa. Okay, gamitin natin to. So ulit mga kalapatids, shoutout kay Kuya Jerwin. Ito naman yung grizzle mga kalapatids. Ang ganda. Ganda ng mata. So ayan, 6th place to or 7th place ata. Pakita ko na lang sa inyo yung record. Pero ayan, ang ganda. So ayan yung mga ibon mga kalapatids. Mayroon dyan yung 1st place tsaka 2nd place. Tapos ito yung 18th place ata or 17th place. 2018 yan. Tapos ito, grizzle. So ayan, ang ganda diba? So ayan mga kalapatids, ito yung isa. Mukhang nabugbog pa doon sa box. Ayan siya. Ayan. Ayan yung ano niya, oh. Number. 4204. Okay. Ito naman yung isa. Parang may puti siya sa mata yan, oh. Magkabilaan parehas.
Ito naman yung drizzle, mga kalapatid. So, ayan. Sana makatapos yung isang grizzle natin doon or yung off color natin doon kasi pares ko dito. Ayan. Ganda. Tapos ito naman yung 2018. Pang old birds niya ito eh. Warriors niya talaga ito eh. Teka lang, mukhang nandito na yung isang ibon natin ah. Ayan, kararating lang. Sakto-sakto. Habang nag-video ako. Good. So, yung mga yan, papares ko doon kapag naka-uwi ito sa karera. Kahit sa 220 miles lang. Kasi, ewan ko kung ilalapan ko pa sila sa 400 miles eh. Wala, hindi ko talaga alam mga kalpatids. Ito naman yung ang ganda nito. Excited ako dito. Ganda. So ayan mga kalapatids, balikan yung update natin dito sa ating loft. Like I said mga kalapatids, continue tayo sa pagkakalapati. Hindi tayo nag-quit. Nag-stop lang tayo ng sandali dahil nga sa priority ng ating baby. Pero ngayon medyo nakakapag-adjust na kami. So ayan, ready na kami ulit. So sa November, pagpaparis-parisin ko na ito mga kalapati. Tingnan natin kung magpaparis na kasi yung iba bata pa. So baka next year ko pa sila magamit actually. Baka February 2022 ko pa sila pwede magamit. Pero ayan mga kalapatid. So ayan mga kalapatid, hanggang dito na itong vlog natin. Salamat sa panonood. Like ito yung video, comment, subscribe, and I'll see you later. Bye!